Hello mga kaswang, magandang araw po sa inyo at gabi. Kung bago ka pa lang sa aking channel, baka naman. Simulan na natin. Inakala kong wala nang masyadong aswang sa panahon ngayon. Dahil sa marami ng populasyon at marami na ang nakakaalam sa mga pangontra na mga ito. Marami pa rin pala sila. Ang iba nga ay sobrang agresibo pa rin at halos hindi takot sa tao. Nito lang nakaraang buwan, nagbakasyon kami sa lugar ng aking asawa dahil matagal nang hindi namin nadalaw ang kanyang ina na matanda na at nahihirapan ng maglakad. Bumiyahe kami ng 7 oras at balak ng aking asawa na 1 linggo hanggang 10 araw kami na mamalagi roon. Dahil matagal kaming hindi nakabisita buhat nga ng maraming nangyaring lockdown. At sobrang istrikto at higpit ng lahat ng mga sakayan at borders. Idagdag pa ang sobrang taas ng pamasahe na halos 3x na noong nakaraang bakasyon naming magpamilya. Sa parting norte iyon ng Negros, bumiyahe kami sakay ng bus. Kasama ang 5 taong gulang na anak. At ang isa ay 5 buwan pa lamang. Unang linggo ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang palayaw ko pala ay Panyang. Panglima ako sa 11 na magkakapatid. Pamilyado na kaming lahat at wala na ring mga magulang. Kaya biyanan ko na lang na matanda na rin ang aming sinusuportahan na mag-asawa. 2 lang rin ang aming anak. Isa akong may bahay at ang asawa ko ay isang mananahe. Pagdating namin ay sobrang nasorpresa ang mga ito dahil hindi inasahan ang aming pagdating. Mangiyak-ngiyak pa si Bianan na nag-uulyanin na rin. Minsan tinatanong pa kung ano ang aming pangalan at kung saan daw ba kami galing. Nakita daw man namin si Bani, ang anak niya. Napatawan na lang kami minsan. Ngunit nakakalungkot rin dahil hirap na siya kahit sa pag-iisip. Nako, mabuti na lang at nakadalaw kayo. Antagal niyo rin hindi nakapunta rito ah. Kaya tuloy, ngayon ako lang ang nakakasama sa asawa ko sa sakahan. Masayang wika ng aking hipag na si Ate Beth. Kakarating lang nila Kuya Andoy galing sa sakahan. Unang pagkakataong napasama siya sa kanyang asawa dahil palagi siyang nakabantay sa ulyaning ina. Naghahanda na kami noon ng hapunan at ang aking asawa at si Kuya Andoy ay nagkakape. Ang hirap kaya ng buhay noong palaging may lockdown ate. Halos wala nang nagpapatay sa akin at halos mabao na kami sa utang sa mga tindahan namin sa paligid. Saad ng aking asawang si Bani. Nako, oo nga eh. Grabing kahirapan ang dulot ng pandemic na ito sa atin. Sabat naman ang asawa ni Ate Beth. Wala silang anak na mag-asawa dahil may diferensya sa matri si ate. Kaya tanging ang aking biyanan na lang ang kanilang sinusuportaan at inaalagaan. Pagsasaka ang tanging trabaho ni Kuya Andoy at si Ate Beth na ay nasa bahay lang para alagaan ang ina. Kahit wala silang mga anak at sa loob ng 2 dekada mahigit na pagsasama ay hindi naging issue iyon. Mahal nila ang isa't isa at kahit sa kanilang edad ay kita pa rin ang lambingan ng mga ito sa isa't isa. Masaya kaming nagkwentuhan nang biglang umiyak ang aking anak na 5 taong buwan na mahimbing na natutulog sa duyan. Maging ang panganay ay nagising na rin dahil sa lakas ng iyak nito. Takbuhan kaming mag-asawa sa loob para kunin ito nang may biglang lumipad palayo na parang malaking ibon. Nagkatinginan kaming mag-asawa habang papunta sa kusina. Narinig ko ang aking hipag na nagsalita mula sa kusina. Ay, nagpadala na naman ng spicy Lola Berba. Wika nito. Nagkatinginan kami ng aking asawa.
Nako, buhay pa ba yung si Lola Berba ate? Kahit tanda na noon nung binata pa lang ako. Nagtatakang tanong ng aking asawa sa kanyang kapatid. Nako, huwag ka. Ang lakas pa ng matandang iyon. Sagot ng aking hipag. Ikwento nga ng mga ito na si Lola Berba noong kabataan pa lang nila ay sobrang tanyag na aswang na sa kanilang lugar. Minsan na rin daw itong nataga ng itak. Hindi alam ng lahat kung saan natamaan. Pero hindi ito napuruhan at sinasabing laway lamang ng mga ito ang nagsilbing gamot sa tuwing sila ay nasusugatan. Hindi na rin bumalik pa ang malaking ipon ngunit kakatapos pa lang naming maglatag ng banig ay narinig na naman namin mula sa bubong ang huni nito. Akala lang pala naming hindi na bumalik. Baka nga hindi rin ito umalis at naghintay lang ng katahimikan dahil maingay kami sa loob ng bahay. Nabahala kaagad ako para sa maliit naming anak. Paniguradong ito ang naaamoy ng aswang. Kaya ayaw kaming tantanan. Ilang sandali pa ay hindi lang huni ng tiktik ang aming naririnig. May tila mahinang hilik ng baboy na hindi namin mawari kung saan ang galing. Minsan, halos nasa gilid lang ang kwarto namin. Minsan parang galing sa malayong sulok ng bakuran. Narinig ko ang Kuya Andoy na nagmura sa kabilang kwarto. Ang asawa ko naman ay kalmado lang. Sinabi sa akin ng aking asawa na huwag akong mag-alala. Wala raw magawa ang aswang. Talagang nababanguhan lang ito sa aming anak kaya napasugod. Takot rin naman daw itong mamiktima ng taga kanilang baryo. Dahil panaguradong ito lang kaagad ang pagbibintangan. Dahil ito lang ang kilalang napakabangis na aswang na kahit sa katanghali ang tapat noon ay nanghahabol ng mga kabataan. O di naman kaya ay nakatuwad sa daan habang nanlilisik ang mga mata. Bigla rin nagsalita ang aking biyanan kahit sobrang tanda na mula sa kanyang kwarto. Nako, Maring Berba, huwag ang apo ko. Sambit nito. Ngunit patuloy lang ang nilalang na paikot-ikot ng bahay. Nako, kumare tayo. Pero pinapatos mo naman ako. Apo ko ang mga to, Maring Berba. Tila naiinis na sigaw ng biyanan. Parang gusto ko lang ding matawa sa kabila ng banta ng aswang sa buhay naming nasa loob. Hindi na rin lang kami kumibuo nagsalita pa. Hindi nga lang kami nakatulog kakabantay sa nilalang. Halos maghating gabi na ay hindi pa rin kami nito tinatantanan. Idagdag pa ang ingay ng mga aso sa buong paligid na tuwing magugulat ang bata ay iyak na ito ng iyak at ang hirap patahanin. At kapag naman lumalakas ang iyak ng bata ay mas lalong naging malakas ang huni ng tiktik. Ang parang baboy ng kung minsan ay tila nasa tapat ng aming bintana at kung minsan naman ay nasa malayo. Hindi ko tuloy mapigilan ang aking mga balahibong magsitayuan lalo na sa batok. Maraming beses na kaming naaswang na magkapatid noong aming kabataan. Pero ni minsan ay hindi ko maranasang mag-alala. Iba na pala talaga kapag nanay na. Ang alalahanin ay nasa anak na lahat. Kinabukasan, dahil sa pagod ay tinanghali ako ng gising. Pero ang asawa ko sanay na talaga na magising ng maaga. Namataan daw ang matandang si Berba sa bakuran ng bahay. Halos isang dangkal na lang ang hakbang nito, bit-bit ang kanyang baton. Nang tanungin daw ito kung bakit kay agang nangangapit bahay ay, sumagot lang daw na naligaw ng daan dahil nag-uulyanin. Biniro pa raw ito ng aking asawa na baka hindi lang napansin ang oras at masyadong nalibang sa pagbabantay ng gustong bibiktimahin. Hindi ito umimik.
Siguro ay nagkunwaring hindi narinig ang huling sinabi ni Bane. Paika-ika raw itong umalis na parang nakakaawa. Hinayaan na lamang ito ng aking asawa at sinunda na lamang ito ng tingin. Ngunit lumingon lang siya saglit sa ibang direksyon. Pagtingin niya pabalik sa matanda ay wala na ito. Napailing na lamang si Bane. Iba talaga si Lola Berba. Harap-harapan kong ipakita ang kakaibang taglay na katauhan. Sumama ang aking asawa kay Kuya Andoy sa Bukirin. Aliw na aliw kami ng Ate Beth sa pag-uusap habang nagpapatulog ako sa aming limang buwang sanggol. Hindi ko napansin na lumabas pala ng bukuran ang panganay kong anak. Bit-bit nito ang kanyang manika dahil hahanapin daw niya ang kanyang kalaro. Na siya namang hindi niya mahanap dahil nasa bakasyon kami. Nakalabas na ito ng bukuran ang hindi namin napansin. Laking gulat ko nang marinig ang bata na umiiyak na tila ba may kinakatakutan. Si Ate Beth ang unang nakatakbo palabas dahil sa kanlong ko ang aking sanggol. Paglabas ko ay patakbo na si Ate Beth para yakapin ito. May matandang babae na nasa harapan nito na nakangisi. Halatang sobrang tanda na nito. At nakilala ko lang ito nang sambitin ni Ate Beth ang kanyang pangalan. Ando ba Lola Berba? Kanina lang umaga nandito ka. Ngayon nandito ka na naman. Iba talaga pakay mo ano? Tanong ng ate rito. Mukha naman itong normal lang na matanda. Higit isang daan na yata ang edad dahil sobrang kulubot na ng balat. At para itong kambing na nguya na nguya. Ang sagot niya kay ate ay naligaw na naman daw siya. Tila nairita naman ang ate dahil ilang beses ba daw itong maligaw sa bahay. Umalis ka na Lola Berba. Hindi na tama ito. Kita mo ang bata. Takot na takot sa iyo. Ano bang ginawa mo? Tanong ng ate. Sinaway ko sa ate dahil sobrang nakakaawa tignan ang matanda. Baka nga naligaw lang ito. Ngunit ang sabi ng ate ay malayo pa raw ang bahay nito. Kaya imposible na naligaw. Talagang sinadya nitong lakarin dahil may ibang plano. Inutusan pang muli ni ate ang matanda na umalis dahil nagmistula itong bingi. At hindi narinig kunwari ang sinabi ng ate. Kalaunan ay kumaway ito sa aking anak at ngumiti para magpaalam. Nagkubli naman ang aking anak na tila ayaw nitong makita ang mukha ng matanda. Hanggang sa tuluyan na rin itong umalis. Tahimik na kaming pumasok sa loob ng bahay. Palubog na rin ang araw kaya pauwi na ang Kuya Andoy at ang aking asawa. Napansin ko ang aking panganay na tila ba kakaiba ang kilos. Lagi itong nakasilip sa butas ng dingding sa likod ng bahay. Kaya pati ako tuloy ay napapraning. Hanggang sa bigla na lang itong nangatog. Halatang giniginaw ito kaya kinuha ni Ate Beth para ikapin. Bisit na matandang iyon. Talagang iba talagang pakay nun. Galit na sambit ng ate. Ang aking anak ay panay sambit na may. Mumu daw. Hindi ko rin alam kung saan niya nakuha ang salitang mumo. Dahil kahit minsan hindi namin ito ginawang takutin o kaya'y pakitaan ng mga nakakatakot na imahe. Nanindig tuloy ang aking mga balahibo tuwing nakatingin ang aking anak sa butas. Para talaga itong may nakikitang kakaiba batay sa reaksyon ng kanyang itsura. Nang dumating ang aking asawa ay kaagad na kinuha nito ang anak. Napinilit isiksik ang mukha sa liig ng tiyahin. Anong nangyari? Nagtatakang tanong nito. Kaagad na naikwento ng ate ang nangyari. Dahil sa panggigigil ay hindi namin napigilan ang aking asawa. Sinukod nito ang pamilya ng matanda. Kaya napasunod dito si Kuya Andoy.
Pagdating sa bakuran ng bahay ng mga ito ay kaagad na tinawag ni Bunny ang matanda. Lumabas ang anak nito na siyang kumukup sa nasabing matanda. Maging ang mga apo nitong mga dalaga at binata ay nagulat rin habang nakasilip sa bintana. Bantayan niyo ang nanay niyo ha kung ayaw niyong papahamak at manghamak. Alam niyo naman kung ano ang nanay niyo, pero hinayaan niyo lang na maging palaboy. Reklamo ng aking asawa sa ginang. Hindi ito umimik, ngunit masama ang titig sa aking asawa. Kahit hindi literal na sinabi ng aking asawa ay naiintindihan na nito kung ano ang ibig sabihin at nais na maipahiwatig ni Bunny. Pasensya na Manoy, hindi ko naman pwede itali iyan, mas lalong magwala iyan. Tanging sagot nito. Ede, ano pala ang dapat gawin? Kami ang mag-adjust. Galit na tanong ng aking asawa. Bakit ka nagagalit? Inaano ka ni nanay? Nakagat ka ba niya? Hindi naman siguro. Karapatan ng nanay ang mag-ikot dahil insayo niya iyon. Ngayon kung ayaw niyong makita siya, pumikit kayo. Mataray na wika ng anak nito. Napailing si Bunny sa pagiging pilosopa ng ginang. Hindi rin naman niya lantarang masabi na aswang ito. Dahil bukod sila ang sumugod, wala ring maipagkitang ebidensya na aswang na ito. Walang magawa si Bunny. Wala rin naman siyang pwedeng pruweba para akusahan ito ng kung ano. Kaya baka mabaliktad pa siya at siya ang ireklamo. Umuwi na lamang ito at nandatnan pa rin ang anak na takot pa rin at nakayakap sa kanyang tita Beth. Nagdesisyon na lamang kami na umuwi dahil hindi ligtas ang aming mga anak at tila natipuhan talaga ng aswang. Dumating pa sa punto na umiiyak na ang mga ito ng sabay hanggang sa may narinig na naman kaming bisita. Binalikan na naman kami ng tiktik at paniguradong kasama pa rin ito ang aswang na siyang nagmamay-ari nito. At walang iba kundi si Lola Berba, ang mabangis na aswang sa kanilang lugar. Mas lalong lumakas ang iyak ng sanggol na tila ba nasasaktan. Kaya nagalit na ng gusto ang aking asawa. Lumabas ito bit-bit ang itak. Wala itong takot na nag-amok sa nilalang na alam niyang nasa paligid lang. Hindi rin nakatai si Kuya Andoy at lumabas na rin para samahan si Bunny. Mas lalong lumakas ang huni ng tiktik na tila ba tinutudyo nito ang aking asawa. Magtutuos tayong aswang ka. Humarap ka ng patas. Huwag kang magtago. Duwag. Sigaw pa nito. Ngunit walang anumang nilalang ang lumitaw sa kanyang harapan. Patuloy lang ang huni ng mabangis na tiktik. Nakita ni Bunny ang isang sirang gulong ng bisikleta sa gilid ng bahay. Alam niyang takot ang mga aswang sa amoy nito. Kaya sa likod na parte ng bakura na may kalayuan sa bahay, doon niya sinindihan ang gulong. At napakalakas ang pag-apoy nito dahil sa mga tuyong dahon na isinama niya sa pagsindi. Lumikha iyon ng liwanag at kita nila ang nilalang na mabilis na tumakbo palayo ng bakuran. Mabilis iyong hinabol ni Bunny. Ngunit nang malapit na niya itong maabutan ay bigla ring nawala sa kanyang harapan. Imahe ng babae iyon at sigurado siya na ang matanda ngayon. Si Kuya Andoy ay nagtaka sa kung sino ang hinahabol ni Bunny dahil wala naman siyang nakikita. Nakasunod lang siya kay Bunny habang tumatakbo ito. Ngunit hindi pala nito alam kung ano ang hinahabol ng aking asawa. Hindi na ito nakita ni Bunny kaya bumalik na lamang sila ng bakuran. Wala na ang tiktik at aswang. Bigla ring natigil ang pag-iyak ng sanggol. Sa wakas ay naging mahimbing na ang tulog nito. Maging ng 5 taong kulang na aking panganay. Nagtaka ako kung bakit bigla na lang may ganoong kabangis na aswang sa lugar
Gayong ilang beses na kaming pabalik-balik noong hindi pa nagkaroon ng COVID para magbakasyon. Tahimik naman ito. Iyon pala ay kakabalik lang din ito sa lugar at magdidekada nang nakatira doon sa kanyang anak na lalaki na nakatira sa ibang bayan. Maaga kaming gumayak para umuwi na lang. Ang sana ay isang linggo naming bakasyon ay naging tatlong araw na lang. Nag-alala masyado si Bunny sa pagiging agresibo ng matandang kabunan. Kami na lang ang umiwas para sa aming mga anak. Alam ni Bunny na hindi natitigil ang aswang. Dahil simula nang dumating kami, ay araw-gabi na namin itong naging bisita. Gusto man naming magkasama ng matagal ang aking biyanan, kailangan pa rin naming isalang-alang ang kapakanan ng aming mga anak. Lalo na at mga bata pa lang ito, ni hindi nga magpagsilta kapag gutom o kung ano man ang dinaramdam nito. Nang nasa bahay na kami, nabalitaan na lang din namin na wala nang tiktik at kung ano pang nilalang ang gumagambala sa gabi. Doon mas napagtanto namin na ang mga bata talaga ang punterya ng aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Panyang. Ingat palagi, mga iniiwan.